Ayan, so magandang araw mga kabani backyard, magandang gabi pala. Ayan. So off topic muna tayo, pupunta kasi tayo makikiharvest ng tilapia. So time check is 7:38 tayo magharvest ng tilapia. Kasi biyahing to Tuguegarao City pa daw yung lalagyan natin. So maganda naman yung panahon, hindi naman maulan, kaya sakto sa pagkukan natin. So pupunta na po tayo, video na natin mamaya pag andun na tayo. So again, off topic tayo, wala muna tayo sa rabbit, tilapia muna tayo. Bali, andito na po tayo sa area, dito po tayo mag-harvest. So papunta na po tayo, papasok na po tayo sa fish pan. Ito po yung fish pan. So malawak po ito. Actually, dalawang butas po ito, pero yung bandang dulo yung pupuntahan po natin. Ayan, papunta na po tayo, and then medyo madilim po. Hindi medyo, talagang madilim po. So anong oras na po? Then hopefully mamaya dumating na yung mga buyer ng isda para mabilis natin matapos yung pag-harvest ng tilapia. So ito po, fish pan po yan, sa bandang kanan namin. Hindi lang po siya halat at madilim po. Ayan. Dito po yung haharvestin namin mamaya. Yung kabilang fish pan po. So, malawak din po ito. Tsaka malalim. Malalim to guys. And talagang buti na lang nakisama yung panahon. Hindi siya maulan. Tsaka medyo maliwanag din po. Hindi lang po halata sa camera. Ito. So, nagkon tayo ng apoy para magsilbing ilaw natin. Ito yung mga kasama po natin, ongoing yung pag-iinom nila. Ayan, so shout out sa mga kasama namin na nag-harvest. Ito, chine-check po natin, double check natin yung dadaanan natin. Baka kasi mamaya may mga bato, ganun. So check natin para matanggal yung mga bato. Then ma-memorize na din natin. And may aso tayo. So once na okay na to, tanggalin lang natin. May mga bato o kaya mga damong kuan para iwas disgrasya na din, kasi kuan lang po ito, pilapil or yung side nung fish pan lang po yung dadaanan natin. And so ang dami pong damo. Sulit yung rabbit natin dito pag pinunta natin. Busog na busog. Ayan. So may mga ilaw na din po, naikabit na din po para mas medyo makita natin yung dadaanan natin. Check natin yung kuan. Che-check din natin kung andyan na yung mga buyer, kasi sabi nila dumating na daw sila. Double check lang natin kung nandito na po sila para makapagsimula na sa pag-harvest. Ayan. Haba po ng nilalakad. So ibig sabihin mahaba po yung pagpupuntahan namin nung ikakarga sa sasakyan na mga tilapia. Ayan. Tignan nyo naman po kung gaano kahaba. So hindi po siya ganun kadali. Hindi po ganun kadali guys mag harvest ng tilapia. Ayan. Check natin kung meron na yung mga buyer. Ang kukunin daw po nila ay 600 kilos na tilapia. So okay na po yun. Marami yun actually. And so wala pa guys. And antayin natin sila. Eto na guys yung pag-harvest na natin ng tilapia. So titignan natin. Ayan, nakon na po namin. Naipon na namin yung tilapia. Naikon na po namin ng net. So ayan yung mga kasama namin. Madilim lang po. Sobrang kuan kasi nga gabi nga po tayo. And iniipon na po yung tilapia. Ayan, titignan nyo po. Iniipon na po namin yung tilapia, tapos gagamit po kami ng tray para panghakot doon sa tilapia. Ayan po, iniipon po namin para mas madali po siyang kunin. And shout out sa mga kasama namin na haharvest ng tilapia. So once na naipon na, hakutin na po namin yan. Tray po yung gagamitin namin. Ayan. So
Once na naipon na, ikokan na po namin, bubuhatin na po namin. Kung yung pinakita natin kanina, ganun po kalayo yung pagbubuhatan natin. Ayan. So, yung kasama ko po na isa, inipon niya na po. Ayan. Ang karga po or ang timbang ng isang tray ay 15 kilos. So, 15 kilos po. Actually, 16 kilos yan. Pero, 15 kilos po yung kuha lang nila. Timbang nila. So, tulungan natin sila. Mamaya, magbubuhat na tayo. Sila na lang mag-ipon muna. Ipunin muna natin para mamaya isang buhatan na lang. Para yung ibang mga kasama natin, mag-ipon muna. Or maghawak muna dun sa net. Ayan. Bibilisan lang natin yung paghakot kasi yung isda, na-stress din po sila na pwedeng mag-cause ng pagkamatay din nila during the travel. Kaya mas okay po yun na bilisan natin. Ayan, konti na lang po. Once na ako na to, magbubuhat na tayo ng isda. Ito yung mga isda, puntahan nga natin. Ito po yung mga isda. So, ito po yung mga tray. Pupunuin po natin yan para sulit yung biyahe natin kasi medyo malayo-layo po yung lalakarin natin. And so, ako po yan. Shout out dun sa nag-video sa akin, sa pamangkin ko. So, pasensya na po guys. At talaga, malayo-layo po yung nilalakad namin. Ayan. Kailangan na mag-diet. Ano? Ito naman po yung pagtimbang na. So, gaya nga nung sabi natin kanina, 600 kilos yung kukunin ng buyer natin. Ayan, kasalukuyan po nilang kinaklasify. So, by size po kasi yung pagkuha nila ng isda. Then, once na nakuhan po nila, ititimbang po nila ng by 16 kilos. Kasi yung isang sobra, parang commission po nila yon. Parang lista lang po natin dun sa 16 kilos na timbang nila ay 15 kilos. So, ayun. Natapos na tayo magkandun, guys. Then, pupunta ulit tayo. Magbuhat ulit. Ayan. So, yun lamang po. Ayan, guys. Kakarating lang natin. Alas 12 na tayo natapos. So, yun lamang po. And then, road to 1 na po tayo. 2K subscribers. So, keep on supporting po. Nood po kayo ng video natin. And then, salamat po sa mga patuloy na sumusuporta. Malapit na po yung parapol natin. And then, yung shoutout natin, next vlog po. Promise ko yan. So, again, LM Backyard Rabbit 3 o Rabbiterong Accountant. So, salamat po sa mga patuloy na sumusuporta. God bless everyone.